So dalawang araw nga matapos na itong si James Harden ay matrade dito sa Brooklyn Nets, ay mukhang malaki nga ang nabawas sa timbang neto ni James Harden. Hindi natin alam kung paano naging posible na dalawang araw lang ay nagbawas ng timbang itong si James Harden, pero base sa picture na ito ay mukhang nagbawas siya at nabawasan siya at medyo malaki-laki. Ito nga ang picture niya nung nasa Rockets pa siya ay talagang parang malaki talaga ang timbang ni Harden at medyo chubby. Pero itong picture niya nung nagpa-practice siya dito sa Nets, eh mukhang ang napaka-fit na ito ni James Harden. Mukhang nag-gym ng matagal. So hindi natin alam kung anong ginawa ni James Harden, pero mukhang nabawasan nga siya at mukhang ready na nga siya muli na maglaro ng totoong basketball. Kasi nung nasa Houston siya, parang tinatabad nga siya at wala siyang energy nun. Parang napipilitan nga lang siya. Pero ngayon sa kanyang Nets debut o debut ay maganda nga ang kanyang energy at parang ready na siya ulit makipagnukbakan. So speaking of James Harden debut or debut, pag-usapan nga natin ang aking mga napansin sa paglalaro ni James Harden dito sa Brooklyn Nets. Ito lang naman ay aking opinion at yung aking mga nakita sa aking mga mata kung ano yung pagkakaiba nung naglalaro siya sa Rockets ngayong season at pati na rin ngayon dito sa Brooklyn Nets. So ito nga si James Harden ay nagtapos ng meron triple-double. Meron siyang 32 points, 11 rebounds, tapos 14 assists. So isa yon sa mga napansin ko, yung 14 assists ni James Harden. Dahil nung nasa Rockets nga itong si James Harden ay hindi niya nga priority masyado ang pagpasa kundi scoring lamang. So isa yon sa nag-stand out dito sa Nets debut ni James Harden. Nag-improve nga rin ang kanyang playmaking. Hindi na siya yung katulad nung James Harden na panay-score lang ang inaatupag at hindi masyadong pumapasa. Parang nga siya yung dating James Harden na kapag nag-drive siya ay nakatingin nga siya sa mga kanyang kakampi para kapag may nag-double team sa kanya ay i-kick out niya ito. Nung mga huling season niya nga kasi dito sa Rockets, kapag dumrive siya, diretso, head down, hindi na siya tumitingin masyado, i-score siya, magpa-foul siya, or maka-score siya, or mamimintis niya. Pero ngayon, ang napansin ko nga dito sa paglalaro niya sa Brooklyn Nets, dahil marami silang magagaling sa 3-pointer, sila KD, sila Joe Harris, tumitingin nga siya at pinapasa niya ito. At yan, ayan ang naging resulta. Meron siyang 14 assists, diba? Grabe, ang daming assists nun. Parang nga itong si James Harden ay nagiging all-around basketball player ulit. Hindi lang siya yung pure isolation at pure scorer. Alam naman natin na itong si James Harden ay magaling pagdating sa pag-score. Pero yung mga napanood natin James Harden dati, yung palaging may triple-double, ay parang nagbabalik nga dito para sa Brooklyn Nets. So isa yung maganda at isang positive dito kay James Harden na naiba sa kanyang paglalaro nung nasa Rockets pa siya. Diba, sinabi rin niya ni Kobe Bryant na yung mga ganun daw playstyle, yung panay isolation at si James Harden lang yung focal point ng offense ay hindi daw mananalo yun ng championship. Ayon yung kay Kobe Bryant at tama naman yun dahil hindi nga nagtagumpay itong si James Harden sa Rockets yung ganun na kanyang paglalaro. Pero ngayon, nabago na nga ang kanyang playstyle at nagiging all-around basketball player siya muli. So napakagandang positive noon para kay James Harden. Hindi na siya panay-score dahil marami na rin scorer sa kanyang team dito sa Brooklyn Nets, ba? Diba? Wala pa nun si Kyrie Irving pero 14 assists na ang kanyang itinala agad. So ibig sabihin nun, magagaling din ang mga kakampi niya, mga role player nila. At ito din si James Harden ang napansin ko. Pinupush niya nga ang pace ng Brooklyn Nets para bang pinapabilis niya yung laro dahil nga sa kanyang passing ability. Lumalabas yun muli. Kanina nga, meron dalawang play na pagka-shoot ng kalaban in-inbound agad kay James Harden tapos leak out, pinasa niya. Full court pass tapos lay up ang naging resulta nun. So diba, maganda yun dahil mas mapapadali ang basketball para sa mga teammates na to ni Harden. So very dangerous nga itong offense ng Brooklyn Nets. Lethal kumbaga. Wala pa nga niya si Kyrie Irving tapos ganyan na ang kanilang opensa. Si James Harden pa lang yan at si Kevin Durant ang magkasama sa court. Kasi dagdag mo pa si Kyrie Irving, ako po. Hindi na natin alam kung ilang score ang pwedeng i-score niyan tatlo na yan. Mamaya ay umabilis yung 25 points each yan. Yun pa lang ay sapat na nga para dalin sila nun sa NBA Championship. Kaso nga lang, meron akong isang malaking problemang napansin. Sobrang galing nila pagdating sa opensa. Kaso nga lang, ang problema yung kanilang depensa. Hindi mo na kailangan maging technical, mapapansin mo na agad habang pinapanood mo sila. Yung defense nga nila ay talagang malayong malayo sa kanilang opensa. Ang dami nga nilang open shots na binibigay dito sa Orlando Magic sa laban nila kanina. Etong sila Aaron Gordon, etong sila Cole Anthony ay nakakakuha ng mga layups. At ito namang si Nikola Vucevic ay nakakuha niya kung anong gusto niyang tira. Minsan, nung i-step back siya sa 3 or tumitila siya sa 3, pumaposte siya,
kumukuha siya ng mga mismatches. Ayun, di nga agad nare-respondihan ng Brooklyn Nets ang kanilang defensive responsibility. So ayun nga yung pinaka nag-stand out na problema ng Brooklyn Nets. Di ba nga't may kasabihan tayo o may kasabihan sa basketball na defense wins championship. Kahit gaano ka pakagaling pagdating mo sa offensive side, kahit ilang score pa ang i-score mo, pero kung wala ka naman depensa ay talagang matatalo ka. Ito nga si James Harden ay nag-drop ng 32-point triple-double, si Kevin Durant ay may 42 points pero nanalo lang sila by 7 points. Diba usually kapag ganun ang mga nialaro ng star player mo ay blowout game na agad yon. Pero nga sa Brooklyn Nets ay nahirapan nga sila pagdating sa depensa nila. Pero sa tingin ko naman ay napansin din niya ng Brooklyn Nets at susolusyonan nila yung panigurado. At yun nga lamang para sa ating video ngayong araw. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you not subscribe, syempre may subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!